Nais mo din bang magpatubo ng halamang ito? O kaya naman, isa ito sa mga halaman na inaalagaan mo sa bahay at nais mo pang magkaroon ng kaalaman sa halamang ito. Sa video natin na ito, ay pag-uusapan natin at ibabahagi ko ang mga dapat malaman ng mga nag-aalaga ng halamang bakulares. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa halamang ito at bakit maituturing na isa ito sa espesyal na uri ng snake plant? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Sansevieria bacularis ay isang perennial, stemless, o walang sanga at matubig na halaman. Native ang halaman na ito sa West Central Africa. Ang uri na ito ng snake plant ay lumalaking pahaba at manipis na mayroong cylindrical o pabilog na dark green na mga dahon. Kaya naman ang pangalan nito na bacularis ay kinuha sa salitang Greek na bacolum na ang ibig sabihin ay stick, rod o staff na lumalarawan sa itsura ng mga dahon ng halaman na ito. Tulad ng iba pang snake plant na dati ay tinatawag na Sansevieria, ngayon ay nailipat na din ito sa genus na Dracaena. Ngunit sa video na ito ay tawagin muna natin siya sa dati niyang pangalan na Sansevieria. Bakit nga ba espesyal ang Sansevieria bacularis? Ang Sansevieria bacularis ay nagbibigay ng magagandang bulaklak. Isa ito sa mga uri ng snake plant na namumulaklak, lalo na kapag mailagay ito sa tamang pwesto. Ang kulay ng bulaklak nito ay puti na nakakapit sa isang tangkay na pahaba na bawat buko ay napapalibutan ng kumpol na bulaklak. Mayroong anim na petals o talulot ang bawat bulaklak nito na pabilog ang hugis. Sa gabi, ang mga talulot nito ay namumukadkad at naglalabas ng kaaya-ayang amoy na talaga namang mabibighani ka na pagmasdan ito. Ang Sansevieria bacularis ay mahusay na tanggalinis ng hangin. Ang mga halamang snake plant katulad ng Sansevieria bacularis ay pinaniniwalaang nakakatulong sa paglinis ng hangin sa paligid at loob ng bahay. Pinaniniwalaang nag-aabsorb ang halaman na ito ng mga lason sa hangin katulad na lamang ng formaldehyde, xylene, benzene at toluene. Ang mga kemikal na ito ay hindi maganda sa kalusugan ng tao kapag ito ay nalanghap at naipon sa katawan dahil ang mga ito ay nagdudulot ng cancer. Nakakatulong din ang halaman na ito sa mga taong mayroong allergy at nagtataguyod ng mahimbing na tulog sa gabi kapag ito ay ilalagay sa loob ng kwarto. Ang Sansevieria bacularis ay itinuturing na lucky plant. Ang snake plant bacularis ay nag-aalis ng negative energy. Para sa mga naniniwala sa feng shui, ayon sa kanila, ang paglalagay ng snake plant bacularis sa tamang lugar ay nakakatulong upang maalis ang mga negative energy sa paligid. Inirekomenda na ilagay ito sa mga lugar na mayroong bintana, kagaya ng kusina, dining room, bedroom, bathroom, pintuan o entryway. Ang mga lugar na ito ay karaniwang pinupuntahan ng tao, kaya naman pinaniniwalaan na dapat ay magkaroon ito ng buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng buhay na halaman upang magkaroon ng positibong vibes at kaaya-ayang ambience sa tulong ng kulay berde nitong mga dahon na nagpapasigla at lumilikha ng payapang kapaligiran. Ano ba ang tamang pag-aalaga at pagpaparami ng bacularis? Ang Sansevieria bacularis ay nangangailangan ng medium and direct light. Ibig sabihin nito ay kaya nitong itolerate o makatagal sa direktang sikat ng araw ng 5 hanggang 6 na oras kada araw. Ngunit maaari ding makasurvive ang halaman na ito sa lugar na mayroong lower light, ngunit maaaring maapektuhan ang mga bagong tutubo ng mga dahon nito. Maaaring maging mas mahaba o leggy ito kumpara sa normal na mga dahon nito na nakakakuha ng sapat na sikat ng araw. Mas mainam na ilagay ito sa maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Gaya sa mga lilim ng punong kahoy
o kaya naman kasama ng iba pang mga halaman. Mainam na ilagay ito sa tamang pwesto upang lumaki ang posibilidad na magkaroon ito ng bulaklak at mailayo ito sa mga peste at sakit. Isa sa pinaka-the best na pwesto para sa bakularis ay ang harapan ng bintana na nakaharap sa sikatan ng araw. Ang Sansevieria bacularis ay isang matubig na halaman. Kaya naman, hindi ito nangangailangan ng araw-araw na pagdidilig ng tubig. Diligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa nito. O kaya naman para makasigurado na kailangan na nito ng tubig ay sa pamamagitan ng pagtusok ng stick o daliri sa lupa na kinatataniman ito. Kapag nakitang basa pa ang ilalim ng lupa, huwag muna itong didiligan upang maiwasan ang pagkalunod nito sa tubig o overwatering. Mas mainam na pumanig sa underwater kaysa sa overwatering dahil ang halaman na ito ay kayang makatagal ng isang linggo na hindi nadidiligan. Katulad ng iba pang uri ng snake plant, ang bacularis ay magiging masaya kung itatanim ito sa lupa na mabilis matuyo kapag diniligan ng tubig o yung lupa na tinatawag na well-draining soil na binubuo ng pating mix, perlite, pumice o volcanic stone. Iwasan itong itanim sa lupa na nagre-retain ng tubig dahil maaaring mabulok ang mga ugat nito kapag nababad ito sa tubig. Ang Sansevieria bacularis ang isa sa mga halaman na maraming paraan upang paramihin. Ilan niya dito ay ang pagpaparami sa pamamagitan ng mga pinutol na dahon. Maaaring paugatin ang mga pinutol na mga dahon nito sa lupa o kaya naman sa tubig. Pagpaparami sa pamamagitan ng division o paghihiwalay ng mga bagong supling na tumubo. Para gawin ito, ihiwalay lamang ang mga bagong dahon na tumubo kasama ang ugat nito at hayaan muna ng isang araw upang matuyo ang sugat at saka ito ilipat sa panibagong paso. Pagpaparami sa pamamagitan ng rhizome. Para gawin ito, kailangan kunin ang buong halaman sa paso. Makikita sa mga gilid at ilalim nito ang mga rhizome na maaaring ihiwalay sa pinakapuno ng halaman. Putulin ito gamit ang malinis na kutsilyo at ihiwalay. Hayaan ito ng isang araw upang matuyo ang sugat at saka ito itanim sa panibagong paso. Ang Sansevieria bacularis ay isa sa mga uri ng snake plant na napakadali lang alagaan na bagay na bagay para sa mga nagsisimula pa lamang sa pangungulekta ng mga halaman. Isa din ito sa mga pinipili na halaman upang gawing pandekorasyon sa bahay maging sa opisina. Dahil sa katangian ng mga dahon nito na talaga namang nakakatulong magpaganda saan man ito ay pwesto. Ano ang masasabi mo ka Urban sa halamang bacularis? Meron ka na rin ba ng halamang ito? At nakapagpabulaklak ka na rin ba ng halamang ito? Ibahag ang iyong opinyon tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.